So, ang first step natin ay pupunta tayo sa site ng PhilHealth, which is www.philhealth.gov.ph. And once na nasa site na nila tayo, i-click lang natin ang online services. So, once na-click na natin ang online services, then scroll down lang tayo. And makikita natin ang contribution. Then, magla-login tayo dito. Then, X. Then, lagay na natin ang ating PIN number and then password. Once na makapag-login na tayo, makikita natin ang employer information, employees management, remittance management, payment management, transaction monitoring, system settings, and tools. So, yan yung mga i-discuss natin isa-isa. So, una ay ang employer information and under dito ang employer profile. Once na i-click natin ang employer profile, lalabas ang PhilHealth employer number, name of employer, business address, employer type, employer subtype, tax identification number, name of head, contact number, and email address. Next is employer management, and under dito ang list of employees, add new employees, online registration. So, dumako tayo sa list of employees. And then, lalabas ang ating list of employees. So, pag kinlik natin yung kulay blue na parang square, ito yung tinatawag na edit profile or edit employee profile. So, pag kinlik natin to, lalabas ang information ni employee, ang kanyang mobile number, email address, company ID number, SSS, TIN number, and pag-ibig ID number. So, ang next naman is add new employee. So, pag may bago tayong empleyado, ang i-click lang natin is si add new employee. And then, so ang next is ang online registration. And advice ko lang na mas maganda na pumunta na lang tayo sa pinakamalapit na PhilHealth. Dahil, madali lang naman yung process niya and agad-agad mong makukuha yung pinaka-card or yung PhilHealth ID natin. So, mas maganda na personal na lang tayong pumunta kaysa sa online registration. So, ang next natin ay ang remittance management. And under dito, ang remittance status. So, sa remittance status, makikita natin ang applicable period, number ng empleyado, PIN number nila, and full name nila, birthday, and kung ano yung status ng empleyado. Kung ito pa ba ay active or separated na. And makikita din natin dito kung magkano ang sinasahod nila or ang katinatawag nilang monthly basic salary. So, pag magpapalit na tayo ng babayaran natin, pupunta lang tayo sa applicable period and i-click lang natin yung parang pencil na katabi niya and mapapalitan na natin yung month ng babayaran natin. So, kung ang nakalagay dito ay February, pwede natin siyang palitan ng March kung March na ang ating babayaran. And makikita rin din natin na may pencil sa tabi ng number ng employee. Kunyari, si employee number 1 ay tumaas ang sahod. So, pwede nating palitan. Palit lang nito ay i-click lang natin itong pencil. Then, lalabas na dito kung magkano or kung magkano. Kunyari, 9.6 ang kanyang sahod last month. So, tumaas siya ng 11,000. So, pwede natin siyang palitan. And yung sinabi ko kanina, pwede rin nating palitan kung si employee ay active pa ba or separated na. So, pagkatapos nun, submit lang natin at mapapalitan na yung
contribution ni employee. So, paano nga ba napalitan yung contribution ni employee? So, ang kailangan lang natin gawin ay palitan yung basic salary niya. And si PhilHealth ay bahala na siyang mag-compute or automatic na yung kanilang system na mag-compute kung magkano yung contribution ni employee. Ang next natin ay yung payment management. Sa payment management, dito na natin makikita yung piniprint natin na babayaran natin sa banko or sa pinakamalapit na remittance center. So, i-discuss ko sa inyo kung paano yung process. Click lang natin ang payment management, then makikita natin ang summary of PhilHealth premium payment. Makikita natin dito yung PIN number, full name, then yung contribution ni employee. So, meron siyang 275. Balihati sila dyan ni employee at ni employer. So, makikita din natin sa pinakataas, applicable month. Yung applicable month na yun, yun yung napapalitan na sinabi ko sa inyo kanina kung paano. So, didiscuss ko na sa inyo kung paano natin yung ipiprint. Click lang natin yung upper right, yan. Yung number 1, dito natin makikita yung parang pinaka-summary lang ng payment contribution natin. So, optional siya. Nakadepende sa inyo kung ipiprint nyo siya. So, pag okay na tayo sa lahat-lahat, napalitan na natin yung salary ni employee, napalitan na natin yung applicable month, pupunta na tayo sa generate and or i-generate na natin yung babayaran natin. So, ang next natin ay ang payment for posting. Sa payment for posting, click lang natin to and then lalabas ang SPA for payment and posting. Sa payment and posting, kung ipiprint natin yung babayaran natin sa banko or sa pinakamalapit na remittance center, i-click lang natin itong pinakapangalawa na to. And i-print natin siya ng isang kopya. Then once na ma-print na natin, pwede na tayong pumunta sa pinakamalapit na banko para magbayad. The next is kung gusto mo naman magkaroon ng copy ng list ng contribution or list ng binayaran mo, i-click mo lang itong pinakauna na to and i-print mo siya. So, makikita mo dun yung pinaka-summary, name ni employee, magkano yung binayaran niya, and magkano yung total na binayaran mo. So, halimbawa, nagpunta ka na sa banko at nagbayad ka na, then tapos na, pupunta na tayo sa payment option. Yun na yung pinaka-next step natin. So, click lang natin si payment option. Then, makikita natin dito yung payment option. So, sa payment option, ang ilalagay natin dito is kung saan tayo nagbayad. Halimbawa, sa banko tayo nagbayad. So, ang i-click natin is yung collecting agent, banks, or non-banks. So, ang next natin is select accredited collecting agents. Dito na natin ilalagay kung saan banko tayo nagbayad. So, halimbawa, sa BPI, kung saan man yung accredited na pagbabayaran ng contribution natin. So, select lang natin yun and may lalabas na dun ng list ng banko kung saan tayo nagbayad. The next is ilalagay natin yung OR number, yung pinaka-OR number nung binayaran natin sa banko. The next is yung OR date, kung ano yung pinaka-date ng pagbabayad natin ng ating contribution. Then, pag natapos na natin yon, pwede na natin siyang isubmit. So, ang next natin is transaction monitoring and under dito ang transaction history. So, dito na natin makikita yung history ng mga binayaran natin. So, ang next natin ng tool, so under dito ang user profile. So, sa user profile, dito natin pwedeng palitan yung password natin. Yung password na binigay ni PhilHealth. So, sa PhilHealth kasi, meron silang binibigay na password. Yun yung parang in-enter natin kanina. And yung password na yun is parang yun na yung parang pinaka-overall na password. So, nasa'yo kung yun yung gagamitin mo or papalitan mo. So, once natapos na, pwede na tayo mag-log out. And yun lang guys, and the end na siya.
And sana nakatulong sa inyo yung tutorial natin kung paano gamitin yung online ng PhilHealth. So I hope nasundan nyo. And kung may katanungan kayo, comment down below lang guys. And don't forget to subscribe for more. Thank you!